po everyone. I'm with Atty. Neri Colmenares. Ngayon po tatanungin ko sa kanya is, yung first question is, bakit po kaya yung winners ng EDSA 1, they seem to have lost the elections of 2016? Yes, well, actually, yung ibig sabihin ng winners, actually, yung mamamayang Pilipino that okay. Booted out the dictator. We've always lost after EDSA 1 in the sense na hindi naman talaga nagbago ang substantially ang ating lipunan. But that's probably a realization na ang problema sa atin is systemic okay. Corruption, systemic yung political dynasty, systemic yung abuso sa gobyerno, at iba pa. So, this time around, it cannot be solved by a single president replacing another president by one person over the other. So, I guess that realization is very important because the next time around, we are to reform society, at least we recognize the fact that it cannot be delivered by a single person, but by an entire people. So I really hope that the next time we try to change our destiny, we will involve ourselves in that matter. How about po yung mga economic policies na do you propose? How do we, you know, lift ourselves out of poverty? Short-term economic policies, naging platform po yan sa Kongreso when I was there, and currently my platform sa Senado in 2019. Una muna, pababa ng presyo, tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Inflationary ang mga produkto na ito, and if you impose taxes on them, pataas lahat ng bilhin. Pangalawa, of course, itaas ang sahod at pension. Dapat ang sahod national, minimum wage, hindi dapat mas mataas ang NCR, mas mababa ang Mindanao, Visayas. Dapat national kasi ang hirap naman ng buhay sa NCR, yung hirap din ang buhay sa probinsya. Pension, tataasan, of course, para sa mga senior citizen, dapat 2,000 piso. Kada buwan sa lahat ng senior citizens, whether SSS member o hindi. And lastly, sa regular work, ako ay disagree with contractualization sa isang batas para tanggalin ang contractualization. I mean, those are immediate economic reforms para makaibsan ang hirap natin ngayon. Dagdag lang po na ito, saan po nalulugar ang mga ethnic minorities natin? For example, yung mga Lumads, yung mga ito, economic development. Well, ang Lumads, kanilang ang pride object dyan na interest natin, ma-defend nila ang kanilang ancestral domain. At hindi dapat i-impose ng katulad natin ang ating mga kultura at ang ating business, mga business na mga frameworks, no? For them, very important. Ngayon, in the development of the country, yung issue ng pagdagdag ng sahod, pagdagdag ng pensyon, pagtanggal ng VAT sa kuryente, tubig at langis, of course, general yan na benefit sa kanila, but there must be specific benefits katulad ng mga bills na final namin to protect our indigenous people from the attacks of big mining corporations and big companies. So, we really need to make the indigenous people part of governance by not only consulting them, but making them participate in the governance of their ancestral domain. Po, yung ancestral domain po, how do we help them register their, ano? Well, actually, may batas on that, pero ang sa aking pagtingin, kailangan pa siyempre ng pag-amendment dyan. Okay. At, kailangan, pero doon sa kanilang ancestral domain, I recognize, traditional law, at hindi dapat i-impose sa pag-chart ang ancestral domain nila, ang torrents title system natin, na parang pag wala kang titulo, hindi covered ang ancestral domain. Dapat i-recognize na kung 100 taon na sila nangingisda sa ilog, dapat kasama yung ancestral domain, and hindi sila dapat baliwala just because they don't have the document to prove. Okay, salamat po, Tony. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you po.